So po mga kalingap, shout out po sa lahat. Ayan. Isang po palang gabi po sa inyo lahat mga kalingap. So ayan po. Like and share po ng ating live. So quick live lang po ito mga kalingap. Quick live lang po. Siguro more or less 30 minutes. So ayan po mga kalingap. Nababasa nyo naman po sa ating... Okay na po ba yung live natin mga kalingap? Nag-pop up na po ba sa inyong notification dyan? Mabilis lang po ito mga kalingap. No? Kasi kanina habang kumakain po ako, naka-live po si Kuya Victor. And then, may mga nagko-comment doon. Siyempre nag-observe din tayo, nagbabasa din tayo ng mga comments. So gusto ko sana magpaliwanag sa live ni Kuya Victor. So naisip ko, hindi yun ang right place para magpaliwanag ako, di ba? Kasi live yun ni Kalingap Victor, wala akong karapatan para mag-interrupt sa kanyang live. So gusto ko mag-quick live lang po dito sa aking channel. Ang sagayon po mga Kalingap ay yung mga taong walang alam, di ba? Sabihin natin walang alam sa mga nangyayari dito sa amin. Yung mga overthinker po na tao dyan, no? Sobra po yung ano nila. Sobra po yung pag-iisip nila, di ba? Sa sobrang... ano nila, sa sobrang pag-iisip sa amin, eh, mali na po yung ano, di ba? Nasobrahan na po yung sa hinala, ganyan. So, ayan, nag-quick live lang po ako mga kalingap. Kahit ilan lang po tayo dito, no? Kahit ilan lang po, kasi alam ko naman po yung oras dito ay 12:48 na po ng hating gabi, no? So, actually mga kalingap, di sana ako mag, ano, pero kanina na medyo... wala po, na-trigger po ako ng konti, no? Kasi nga po, yung mga comments doon, yung may mga tanong doon, actually, hindi naman big deal talaga sa akin yun, di ba? Hindi naman big deal kasi yung mga kinocomment doon and yung mga tinatanong doon is, ano lang naman po, hindi talagang ka-apekto sa akin. Pero gusto ko lamang siyang i-educate, di ba? Gusto ko lamang po siya para malaman po niya, di ba? So una po, dito tayo mag-i-start po no sa kanina po ano. Ano lang po, recently di ko alam na nag-live pala si Langga sa TikTok account po niya, no. Di ko po alam kasi actually nag-chat kami ni Langga, no. Something mga 9 or 10 PM. And then nung pumunta po ako sa Lighthouse kasi po mga kalingap, ang totoo po nito ay hindi na po ako sa Lighthouse nag-i-stay, no? Lumipat na po ako mga kalingap kasi alam ko na marami pang marami ang nasa Lighthouse ngayon na kailangan maka-rest ng kailangan ng kwarto na medyo spacious, 'di ba? Medyo ano po, maganda, 'di ba? So yung kwarto ko na yun mga kalingap ay ang nakatambak doon is yung mga nakalagay doon is yung mga gamit ko po. So since ako po ay minsan sa kubo natutulog or minsan dito kina Kuya Reagan, kasi ang aking paliwanag diyan mga kalingap kung bakit po ako kina Kuya Reagan natutulog dito po sa kanilang boarding house, no. Kasi kinabukasan diretso na vlog, no. Diretso na kami alis. Hindi na ako maghihintay nila Kuya Toto para sunduin ako sa Lighthouse. Or hindi na ako maghihintay kung sino mang susundo sa akin. Yeah. So dito na po ako natutulog minsan. O kaya minsan sa kubo, no? Pag may mga event, doon po ako natutulog. So kanina po, no, around 10 PM, ano po, nag-impake po ako ng aking mga gamit doon po sa Lighthouse, no? Doon po sa room ko. Saksi po yan sila, Kuya Victor, si... Kuya Alpi, kasi sila po yung kasama ko. Bumili po ako ng 6 po na storage box. And then, nag-impake po ako. Alam niyo naman po yung mga gamit ko mga kalingap, kung gaano karami yung gamit nilang ganun din po sa akin. Kasi sabay-sabay po kami na dumarating yung mga packages noon, no? Yung mga parcel para sa amin. Nabigay po ng mga sponsors. So lahat ng yun ay naka-stack po talaga sa kwarto na yun, na doon sa Lighthouse. So yung ginawa ko, nag-impake po ako doon, no. Busy po ako. So ako lang po ang gumagawa doon kasi ako po yung nakakaalam kung saan po ilalagay, yeah, saan po isisiksik yung mga gamit na yun. So ayan,
nabisip po ako, no? Habang nag-impake pa ako, yung una doon is nagpaalam ako kay Kalangga. Kalangga, ganito, nag-impake ako. Alam po niya na ganyan po. Tapos, tumawag po siya, no? Tapos di ko alam na naka-live pala siya. So ito naman pong mga ano po, yung mga ibang tao na sobra, na sobrahan po. comment po niya kanina kay Kuya Victor na magpaliwanag daw po ako, no, kung bakit di ko daw po nasagot ang tawag ni Langga. Alam po yan ni Langga, no, na ganun po yung ginagawa ko. So sa akin po, nung hindi ko nasagot yung tawag ni Langga, medyo wala po, no, na ano po ako. Kasi na-guilty po ako kasi hindi po ako naka-open ng cellphone doon. Kasi nga, na-focus po ako sa pagliligpit. So here comes po na may mga tao po na sobrahan, no? Overacting po, mga OA. Paliwanag ka, Ruel, di ba? Paliwanag ka kung bakit di mo nasagot. Alam po yun nilang ga. Kaya sabi niya sa akin, joke lang ga, ganyan. Na-miss lang daw niya ako. So ayun, nagpaliwanag ako na ganyan, di pa ako tapos. Kasi gusto ko na matapos ka agad kasi something 10 PM na po ako nag-impake, mga Kalingap. So gusto ko makauwi na kaagad. So kaya hindi pa ako nagsiselfon, di pa ako nag-ano kay Langga. So andito po, nung pumasok kanina sa live ni Kuya Victor na sobrang demanding, no, ganyan. So ito na po, nagpaliwanag na po ako. And buksan niyo po yung isip niyo para maintindihan niyo po yung rason kung bakit po hindi po ako nakasagot kanina sa tawag ni Langga, no? Actually, hindi naman talaga big deal kay Langga doon. Yun, kasi wala, trip ni Langga lang, no? Nagtitripan lang po ako kasi alam ko, ganyan din si Langga minsan. Ganyan, no? Chinecheck yung ano, yung tawag kung sumasagot ba ako. Pero alam ni Langga na ano, na naka-online ako. Alam niya na nag-chat kami kanina. So, syempre nagre-ring. Hindi ko naman po in-off yung ano, yung wifi doon, no? Basta, kung kayo po nag-impake, mga Kalingap, matatapos ba yung isang gawain kung puro cellphone hawak mo lang? Diba? Buong oras mo doon, isang oras, dalawang oras, puro cellphone ka, matatapos mo ba yun, yung pag-impake doon? Diba? Kaya, ganyan po ang iba, no? Hanapan tayo ng butas, hanapan tayo ng issue, kahit di naman talaga big deal kay Langga yun. Actually, wala naman talaga ito sa akin, mga Kalingap, no? Kasi, alam ko, kung magre-react ako ngayon, gagawin niyang lalaki pa ito, no? Ano lang po, a disclaimer lang po sa mga ibang reactors, wag niyo na po itong reactionan, no? Para lang po ito sa mga ano po, sa mga hindi nakakaintindi. Yun po, walang alam, no? Walang alam sa situation, no? Hindi nila alam ang nangyayari dito. Yes, prank lang 'yun nilang ga, no? Pero yung iba diyan, sobrang OA, no? Napaka-demanding, napaka ano bang tatawag natin sa kanila, mga Kalingap, no? Kaya ayun. Aladong, nalate ako. Okay lang po, Ate Marista, wala lang po. Hindi po ito issue, ano lang po ito, for clarification, no? For para i-educate po, no, yung mga hindi nakakaintindi, hindi nakakaalam sa totoong nangyayari. Wag na lang pansinin, po, once lang po ako nagsalita, no. One word is enough, 'di ba? One explanation is enough na po. Hindi na po ito tatagal pa. Basta gusto ko lang po magsalita ngayon, no, kasi may mga iba diyan na nasobrahan po, no. Ano po tayo, control po tayo sa sarili, sa emotion natin, no. Kaya ayun, wag niyo po itong ano, wag niyo po itong gawang issue, mga Kalingap. Para lang po ito sa mga viewers po na hindi nakakaintindi. Ayan. Hindi lang po ako magbabasa po ng mga comment. Actually, nababasa ko naman po dyan, no, sa isip ko lang po. Pero hindi ko na lang po isa-isahin dito. Kasi inhabol ko po yung oras, no, na matapos ka agad. Kasi si Kuya Alpi yung ano, yung next po na magla-live po. Kaya, ayun, mga Kalingap, ha. Yan po, sana maintindihan mo nyo kanina, no. Sana maintindihan niyo kanina na hindi ko nasagot. Tapos may mga nagtatanong pa bakit daw nagre-ring. Eh natural po, naka-on yung wifi, yung data naka-on, no. Ang isa lang po sa hindi ko na ano, hindi ko nakita na nagre-ring. Hindi siya naka naka-mute po yung ano, mga Kalingap, yung cellphone ko dito naka-mute po. No. Basta ano po, para po sa akin, no. Hindi na ko pwedeng mag-explain sa inyo. No, para po sa akin, hindi na po ako kailangan mag-i-explain po sa inyo, no.
Pero ano kasi ginawa kasing issue, no? Pag hindi tayo magsasalita on the other day, ito naman yung gagawing issue nila, di ba? Wala, gusto ko lang po i-clarify ngayon dito, no, sa live na ito, na ganyan po ang nangyari kanina. Yes, I don't need for explanation, no? Hindi ako kailangan mag-explain sa inyo isa-isa, di ba? It is what it is po, mga Kalingap, and alam po namin yung ginagawa namin ni Langga. Si Langga po, alam ko po yung ginagawa niya, no? At isa po si Langga nakakaintindi sa ginagawa ko kanina, no? Yung iba kasi dito tinitake as serious, no? Yung mga ganyan pong tao, yung nasobrahan po, mga Kalingap, no? Control po tayo, no? Huwag po tayong masyadong OA po, ano? Kasi ano po, nakakasira po ng imahe yan, no? Imbis na yung ano natin, yung positive yung ano natin, yung outlook natin sa isang tao, di ba? Yung kagustuhan mo is pure positive lang, di ba? Wala akong issue, pero ginagawa ng ano, ng mga butas, yung mga ganito, di ba? Kaya, ayun, and second one, mga Kalingap, no? Second one, bakit daw mas marami pa akong oras dito sa pag-gym kaysa kay Langga? Kanina, nabasa ko po yung kanina, no? Ang una sa lahat po, ano, pag pumupunta po ako kay Langga, di ko na kailangan po i-live, di ko na po kailangan po i-vlog, di ko na po kailangan mag-picture para i-upload. Bonus na lang po kung magpi-picture po kami na Langga, no, mga free time, mga quality time na picture kami. Yun, post po namin. Pero if ever po na ganyan po sa pagpunta ko araw-araw sa kanila, kailangan pala i-inform ko po kayo, no? Kailangan pala na naka-live palagi para ma-update ko po kayo, no? Sino ba kayo, no? Sino ba kayo para ganyanin ko, no? Siyempre, pag gandito ako, nakikita nyo sa mga live ng mga kasamahan ko, makikita po ako, di ba? Makikita po ako. So, masasabi nyo pong marami po akong oras dito kaysa kay Langga. Kasi po, pag sa amin ni Langga, privacy na po namin yun. No? Pag andun ako sa bahay nila, privacy na po namin yun. I don't need na for vlog na. No? Hindi ko na kailangan na iba-vlog pa o yung mga kasamahan ko magba-vlog sa amin. Hindi na po. No? Basta wag lang po masyadong OA, no? And second one po, yung issue po itong pag-gym ko, no? Ngayon nga lang po kami bumalik sa pag-gym, ilang months na po or ilang weeks na po. Nahinto po nung ano, nung straight po na may mga pa-surprise sa amin. Kaya ngayon bumabawi po kami. And syempre bago po ako pumupunta po sa gym, nakakabisita na po ako kay Langga, no? Kaya ayan po. Sana po sa mga matatalino dyan na sobrang mag-isip, no, sa mga OA dyan, sana maunawaan nyo po yung simpleng paliwanag ko, simpleng clarification ko po sa inyo, no? Ito po, Dong, friends over Langga ka daw. ipaliwanag nyo po kung bakit po yun na sabi nyo, whatever it takes. Daw, so it means hindi po galing sa inyo, no? Ayan po, no. Hindi na po kailangan mag-entertain po ng ano dito, ng mga bashers, no. Normally, may mga bashers talaga na pumapasok every live, no. Every premiere, every vlogs. Pero, pipiliin ko lang po, ang bigyan ko po ng pansin. So, ito po, nag-catch up sa aking attention, mga Kalingap, no. Ayan, salamat po sa mga nagpakulay. Salamat po kay Tita Libich to Phil, kay Tita PD, and kay Tita Divina Phillips, no. Ayan po, no. Wag po natin hawakan ang liig ng maglangga dahil di natin hawak ang oras nila kung ano-ano ang personal na ginagawa ng bawat isa. Andito lang tayo sumusuporta sa kanila. Pero halatado man, kasi kung totoong supporters, ito yung mindset kagaya ni Katzy, no? Itong comment na ito, ito po ang totoong supporters, no? Ito po yung mas nakakaunawa, ito yung matagal lang nakasubaybay sa amin.
Pero siguro sa mga bagong nagko-comment dito or sa mga gumagawa ng issue kagaya sa live ni Kalingap Victor kanina. Sila po ay siguro ano ba sila, mga troublemaker or ano, mga attention seeker, 'di ba? Wala, no? Wala lang. Ginugulo lang po nila yung community, no? Yung sa amin nilang binibigyan ng issue kahit wala naman, no? Binibigyan ng negative vibes, no? Kaya ayan, once lang po ako magsasalita po, no. Wala na po ito, kinabukasan di ko na po papansinin, no. Ayan, no need to explain to the importante kayo nilangga ang nakakaintindihan. Yes, exactly po. Kami nilangga ay malawak po aming pag-iisip, no. Nagkakaintindihan kami sa bawat bagay na aming ginagawa, no. Pero kailangan din natin magsalita, no. Once lang, 'di ba? Once lang. Kailangan natin sila i-inform, no, i-clarify sa kanila. I-educate sa kanila, no. Siyempre, yung mga ibang ano dito ay gulo po yung hinahanap dito, no. Yung issue po yung hinahanap dito. Ayun. Pagtatay ka dong, I'm inform mo rin sila over na act. Overacting, ano ba yan? Wala bang mga... grabe. Lahat na dong troublemaker, attention seeker. Opo, nasa kanila na po lahat, no? Na, kahit hindi naman talaga issue, no? Para sa kanila, ay big deal po yun, mga Kalingap, no? Ano ba yan sila, totoong supporters or nagpapanggap lang, di ba? Kapag naman lagi magkasama, sabihin ng mga OA lagi magkadikit, saan ba lulugar ang Rochelle? Kulit nila. Sila kasi, ano po, wala pong ano, yung, tawag dito, walang peace of mind. Alam niyo po yun. Walang peace of mind yung mga taong ito. Kasi ang sa kanila po, kung ano pong nasa isip nila, na sa tingin ko, issue ito, gagawin nating issue ito, hanapan natin ng issue si Rowell o kaya si Rachel, no? Wala po silang ano, yung malawak, yung pangunawa, yung peace of mind, di ba? Kasi kung meron kanyan, mga Kalingap, no, kagaya natin mga totoong supporters, di ba? Peace of mind, di ba? So it means panatag yung loob nyo na kahit di nyo nakikita sa camera, kahit di nyo nakikita sa live, okay kami, 'di ba? Nagsama kami, no. Walang issue doon, 'di ba? Ganyan po ang mga totoong supporters, 'di ba? Wala nang question doon, 'di ba? Wala nang tanong doon kung nagsama ba, binisita ba, 'di ba? Kasi yung mga nagtatanong ng mga ganyan, sila po yung mga ano lang, yung mga troublemaker nga, 'di ba? Yung mga attention seeker, 'di ba? Well, bumisita ka ba kay Nalangga? Sino ka ba, 'di ba? Ganyan. Sobrahan po, no? Sobrahan mga OA. Yan po. Oo, kung sa mga nauumay dyan, alis na po kayo. Alis na po kayo dito sa live na ito, di ba? Alis na po kayo sa any live sa amin or in ano, sa mga nauumay po, no? Wag lang po pahalata, no? Wag lang pahalata na ganyan po, na insecure, di ba? Kasi hindi naman talaga nauumay, no? Insecure, di ba? Insecure, naiinggit. Kaya alis po kayo dito. Di ba? Dinadaan lang po sa nauumay kami sa inyo. Pero ang totoo doon, insecure, inggit, ano pa ba? Galit, ano pa bang mga ano dyan, mga terminologies po, mga Kalingap. Pero dinadaan po sa ano, ay nauumay kami sa inyo. I-elaborate mo daw po bakit nauumay po kayo, no? I-elaborate niyo po isa-isa, no? I-expand niyo po yung nauumay, di ba? Nauumay dahil naiinggit, di ba? Di ba? Nauumay dahil nai-insecure, di ba? Kung nauumay, alis po kayo. Tapos. Tapos ang usapan, di ba?
Huwag na po kayong palata dyan sa comment section. Kasi alam nyo naman po yung mga pangalan nyo po dyan. Diba? Or gusto nyo lang po mapansin po. Ano? Gusto nyo lang po mapansin. Pero syempre, marami tayong oras ngayon. Ayan, may 10 minutes pa tayo. So, ayan, papansinin ko po kayo. Comment po kayo dito. Diba? At least man lang sa oras na ito, no? Konti lang po yung viewers natin. Kaya, lahat kayo, ma-entertain ko po mga kalingap, no? Mapa-positive or negative comments yan. Diba? Inahamon niyo po ako ngayon, ha? Imbis na matutulog na po ako kasi nagutom po ako na naging pake po ako mga kalingap, no? Habang kumakain ako dito, napa-stop po ako kasi nababasa ko po yung mga comments na, ay grabe! Di ko matiis. No? Di ko matiis na mag-clarify, mag-explain sa kanila. Kahit di ko naman talaga dapat gawin, no? Di ko naman dapat talagang gagawin para sa kanila. Pero syempre, special sila sa akin. Kailangan ko silang paliwanagan. Di ba? Yun. Respect for Rochelle. Ayan, sabi ni Tita Dawn na yun. Thank you po kay Ma'am Evelyn Ocampos and kay Ma'am Anna Teresa Agustin. Thank you po. Ang ugat ng lahat ng yan dong ay inggit, no? Yun naman talaga po, Ate Desley Gaspi. Kahit sabihin nun po na nagsawa kami sa inyo, di ba? Nauumay kami sa inyo. Ayaw namin kayong panoorin. The root word dun is inggit. Ay, ano bang kinainggitan nila sa amin? Assuming din ako, ano? Di ba? Di ba? Assuming din kami ni Rachel na nauumay sila sa amin. Sino ba kami... I mean, naiinggit sila sa akin. Sino ba kami para kainggitan nila? Diba? So, alisin natin yung word na inggit-inggit yan. Kasi wala namang dapat kainggitan sa amin. Diba? Tapos yung live kanina nilang daming demanding, nagjo-joke lang si Rachel. Iba naman ang sinasabi nila. Oh nga po, ganito po ano. Alam ba yun sila? Mga totoong supporters. Mga pretending to be a supporter po of Rochelle. Diba? Bahala sila sa buhay nila mga kalingap. Basta't ang importante, okay kami nilangga, no? Ang importante, nagkakaunawaan kami nilangga, 'di ba? Ang importante, masaya po tayong lahat, 'di ba? Prayers for them to be stronger and be understanding, give them space, sabi ni Rose Canayon. Ingit kita 'yan. So bakit hindi na po nagko-comment dito yung ano kanina, yung nagko-comment kay Kuya Victor, no? Nakailang comment siya, di ba? Nakailang comment siya, yun na po ang pinabantayan ko. So ngayon hindi siya pumasok dito, no? Kasi yun ang thumbnail natin. Dito kayo magtanong, di ba? Dito kayo magtanong, huwag kayo magtanong sa ibang live. Kasi hindi kayo masasagot ng maayos dyan. Kasi sila mismo wala po silang alam sa nangyayari, no? Kaya huwag po kayo doon magtanong. Dito po kayo sa akin mismo sa live na ito, no? Free mag-comment lahat, no? Ano mga tanong niyo po diyan kasi gusto ko i-educate kayo. Gusto ko po na paliwanagan, i-explain, i-clarify, ano pa, i-expand sa inyo or ano pa ba mga ano diyan, mga kalingap, no? Wag po sa ibang live, no? Kasi sila wala silang alam, 'di ba? Kasi buhay namin nilangga ito, no? Kung anumang meron sa amin nilang, kami lang yung nakakaalam, di ba? So bakit sa ibang live pa kayo na tawag dito, napapadpad? Maliligo yung nag-bash pag mag-comment. Maliligo yun ng bash pag mag-comment doon. Ah, maliligo, sasabunan. Doon, pwede magtanong, bakit? Eh grabe man, Jubilito TV official. Di pa man po ako tulog, di pa man po ako inaantok. Grabe man po yan. siguro nahawaan na po sa kapugian niyo po, Kuya Jubilito TV official. Pang ano lang po, pangalawa lang po ako. Walang halong biro po. Diba? Doon ang nagtanong kay Kuya Victor, tulog na, bakit natulog? Akala ko ba strong? Akala ko ba? Ano, ang weak naman? Nabihira. Sino ang naumay at na-secure sa Rochelle? Umalis na lang, basta kami lalong kaming ginaganahan, Rochelle, dahil makatulong sa mga nangangailangan. Pansinin mo dong, magpalipad na lang kayo, sabi ni Ma'am Anna Hanley Official. Yan. Thank you po. And shoutout din po mga kalingap sa grupo po ng
the new golden-hearted Rocha Ladies Group in force, ang mga titas, golden titas natin dyan, no? Mga golden titas, shoutout po sa inyong lahat, no? Kumusta po ang araw-araw niyo po dyan? Dong ba't ang pogi mo? Itanong niyo po yun mamaya sa next na magla-live kay Kuya Alpi. Masasagot po ni Kuya Alpi yan. Sa akin, wala pong sagot dyan, no? Kasi, yun nga po sabi ko noon, tubig at dasal lang. Ewan ko po kung effective ba mga kalingap, di ba? Tubig at dasal lang po, no? Ayan, hindi so, na po siya, hindi na po siya sikreto mga kalingap kasi sinabi ko na po, no? So, doon nyo po yun, i-comment yung mga comment nyo ngayon, yung mga bakit ang pogi, bakit ang gwapo, kay Kuya Victor, ay kay Kuya Alpi. So, next na magla-live ay si Kuya Alpi, pasukin po natin mga kalingap, no? Siyempre, hindi pa naman kayo natutulog, di ba? Duda ako dyan dong, yung mga bago lang yan sa mga live, pumapasok maninira naman yung mga ano sinasabi para kung sagutin nyo, kayo naman ang magiging masama, mga buong. Wala naman pong masama sa sasagot po, Marinong Kusinero, no? Nasa tao po yan, paano niya tanggapin, no? Yung explanation, di ba? Paano, yung how to handle, di ba? Paano niya i-approach or... Paano niya intindihin yung mga paliwanag natin, 'di ba? Kung if ever na negative mind siya, 'di ba? Negative thinker. Kahit anong explanation natin dito, mga kalingap, hindi yan magsi-sink in sa isip niya, 'no? Kasi nasa nakatatak sa isip niya ay masamang tao ito, 'di ba? Basta ganyan po, mga kalingap. And ayan, Tita Rose Santiago, maraming salamat po sa pakulay. And mag-end na tayo mga kalingap in very few minutes. So, thank you po sa mga nagpakulay dyan mga kalingap. Ha. Kaya, ayan, natakol sa'yo, natakol? Baka natakot. Bakit takot dito mga kalingap? No? Gusto ko nga siyang ano, turuan, di ba? Siyempre, para magagamit din yung pinag-aralan natin, mga kalingap. Gusto ko siyang turuan, no? Baka hindi niya alam, no? Ang totoong supporters na intindihan ang maglangga. Yun. Di ba? Naintindihan. Eh, ilang taon na kami. Isang taon, no? Isang taon, sobra na. Pero andito pa rin yung mga supporters natin. Nakakaintindi sa bawat... sitwasyon namin yung langga, di ba? Kakaintindi sila. Ayan. Saan ka punta dong? Ba't ka nag-impake? Sabi ni Marilo Ranya. Sa Kubo na po, sa Kubo. No? Sa Kubo na po. Kasi syempre, andun na sila mama, si papa. No? Kaya, pag may ano na yun mga kalingap, makabaitan na po yun ng gripo, ng nawasa. May tubig na po. Doon na po ako. Mag-i-stay. No? Kasi ganito po mga kalingap, sa lighthouse, marami po mga bisita po ang pupunta. Marami din po sila doon, di ba? So, kailangan po na mga iba't ibang mga rooms na may stayhan nila, kagaya ni Mr. J, papunta dito sa lighthouse, ay sa ano, sa Daet. So, bali, ang iba po, ano, no, iba pong mga kailangan po talaga ng kwarto, sariling kwarto, mga kalingap. So, since sa akin, mga kalingap, andyan na, no, ang Kubo, tapos sila mama. So, bakit ba ako lalayo pa, di ba? Bakit pa ako mag-i-stay pa sa iba, di ba? Pero syempre, dadalaw-dalawin ko din po minsan, di ba? Yung lighthouse, kasi dyan po tayo nagsimula, no? Ayan. Totoo ba, God friends? Ayun. Andito po siya, di ba? Nag-change, ano po siya mga kalingap, di ba? So, ano po, sasagutin ko po ito, ah. Alexandria 5.0, totoo ba God, family, friends, than GF na si Rachel? Sana walang mag-hide para mabasa ni Ruel. Ayun po, ano? Ito ang totoong basher talaga. Actually, hindi naman talaga, tinitake ko ito as, hindi naman talaga basher, no? Basta, kasi ito, napaka, issue zero, no? Gumagawa siya ng issue, mga kalingap, no? Pero sana po yung comment niya, na nawala na po mga kalingap. No? Yan, nawala na po. So, binigyan niya po ako ng topic ngayon, di ba? Ayan, gumagamit siya ng mga ibang mga pangalan, di ba?
Yan, naligaw po siya dito sa ating channel, mga kalingap. Ayun. So para sa akin, no, ayun, totoo ba, God, family, friends, then Jeep na si Rachel. First things first dyan is si God, no? No, si God. Wala tayo dito ngayon, no? Wala si God. Siyempre, yan ang ating top most priority natin, di ba? Secondly is ang family, di ba? Family, sila yung, di ba? Family is the, ito, is the most important matter in the society, di ba? Family talaga, mga kalingap, no? Kasi dyan tayo lumaki, di ba? Dyan tayo nakilala. Siyempre, sila yung yung gumawa sa iyo, 'di ba? Something ganyan. Family. So, if ever dito, nauna po ang friends than GF na si Rachel. So ngayon po, no, kinukonclude na po ninyo dito ngayon na GF ko silangga, no. Nilagay niyo po dito, no. Excited man po kayo? Excited po kayo? Bakit nilagay niyo po ano? 'Di ba 11th Mansari, MU Mansari pa lang po namin, no. Exaggerated man po, exaggerated man po kayo, 'di ba? Sa ngayon po, no, Silangga ay part na po ng aking family, ng aming family. Kaya siya po ang pang second. God, family. Siyempre, Silangga part na po ng pamilya namin, 'di ba? And panghuli doon ay yung friends, no. Ayan, nasagot ko na po, 'di ba? Ayan. Ito po siya, mga kalingap, no. Ewan ko kung ano po ang ano niya dito, 'di ba? Anong purpose niya dito para mag-create ng issue, 'di ba? Syempre, lahat po free po dito na magko-comment at if ever na wala naman pong mali sa kino-comment dito, 'di ba? Wala naman pong mali sa kino-comment po ng isang tao. Siyempre, babasahin ko po yun at sasagutin ko po yun. Yun. Iisa lang yan, dami account, gumagawa lang siya. Siya dito lang yan sa community. Ayaw po, alam ko man po yun Ninang's Vlog, no. Kaya, ano po siya, ano, gumamit ka po ng totoong pangalan niyo po. Wala pong masama doon, no, kung gumamit po kayo ng inyong totoong pangalan. Yan lamang po ay nagpapakita po ng inyong kaduwagan, di ba? Duwag po kayo kasi gumagamit po kayo ng ibang pangalan, ibang profile picture, di ba? Be proud of yourself po, sir or ma'am, di ba? Gumamit po kayo ng totoo niyo pong pangalan, totoo niyo pong picture, di ba? Yan. Yes, I don't need to explain po, pero china-challenge niyo po ako, di ba? China-challenge niyo po ako dito. Pero first lang po ako mag-entertain ng question, 'di ba? First ano lang po ako na magko-comment, 'di ba? Or sasagot po sa inyong katanungan. Diba? Eh Tita Gina, andito po si Tita Gina Dong, the Golden Hearted Rochelle Ladies Group in Force, always here to support you today and beyond. God bless. Yes, Tita Gina. We are here din po ni Langga para magbigay din po ng kasiyahan po sa inyo, 'di ba? Wala, andito po kami na lang, no? With an open arms na we are family, 'di ba? Ganyan po. Tama daw, 'wag magtago sa pangalan ng iba, duwag 'yan. Syempre, 'di ba? Ano pa bang itatawag natin sa kanya, 'di ba? Pag ikaw takot sa isang tao, 'di ba? Pag ikaw takot po mabash, pag ikaw takot na makilala ng ibang tao, gagamit ka ng mga peking account, di ba? Gagamit ka ng mga peking pangalan, no? Ibang pangalan. Para hindi ka makilala, di ba? So it means, duwag ka po, di ba? Duwag po kayo. Kasi, ayaw niyo pong mabash, di ba? So, ayan po mga kalingap, salamat po sa inyong lahat. And may humabol po si Ma'am Nancy Ravara. From Rochelle Canada Squad 2023. And thank you po, tita. Salamat po sa pakulay. And
Ayan po, God bless po sa iyo, Alexandria 5.0. Galingan niyo po ulit ha sa paggagawa po ng mga peking account pick. Ano na tayo dito? Mapiki na tayo. Bira, nabisayan ako. God bless na lang po sa inyo. Ano? Itulog niyo na lang po yan ng maaga ngayon. Maaga pa ba? Maagang madaling araw. Basta po, wala po ano. Wala. You're a basher po. Ano? Alexandria. You're a certified basher po. Yan. So mag-entertain tayo ng mga 2 to 3 comments and then mag-out na po tayo. Papaalam na po tayo. Ayan. Ma'am, Tita Heidi Pinol, shoutout po. God bless po sa inyong lahat. Ayan. Sa grupo niyo po, no? Ang Rochelle Canada Squad. Ah, hindi. Team Rochelle, Middle... Team Rochelle Isabela, Cagayan Valley Chapter. Sorry po. Sobrang dami po mga ano kasi, mga grupo po, ano. Ayan. Doon, pag-greet ng Happy 6th Mansari, Rochelle Active Fanatics. Ayan, Happy 6th Mansari po sa Rochelle Active Fanatics. Sabi ni Ma'am Anna Hanley, don't waste your time with explanation. Yes. Yes po. Pero ngayon, marami akong time. May time po ako para magpaliwanag, para sagutin po ano. Pero enough na yun, no? One word is enough for a wise man, di ba? One word is enough for a wise man, di ba? Once is enough na po, di ba? May mga kasabihan, once is enough, di ba? Isang paliwanag, di ba? Isang clarification. Tapos, di ba? Nasa iyo, nasa inyo kung paano nyo intindihin, di ba? Salamat po sa inyo lahat, mga Kalingap, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang Team Kalingap, no? Sa ating lahat po, mga Kalingap, sa ating live viewers ngayon na 2042. God bless po sa inyo lahat and thank you po, no? Thank you po sa inyong pagsama ngayon. And lipat tayo kay Kuya Alpi, na magla-live po si Kuya Alpi kahit madaling araw na po ngayon, di ba? Thank you po, mga Kalingap, babush everyone and stay safe always. Kita-kits ulit. Bye-bye, mga Kalingap. God bless.